araw tambak ang request ng mga kanta at payo niya sa radyo. Maganda ang boses at kung ano-anong problema sa pag-ibig ang hinihinga sa kanya ng mga tagapakinig niya. Pero alam niyo bang long playing din pala ang kwento ng DJ na si Papa Jack? Heto't number one sa playlist ang buhay ni Mr. DJ. Mr. DJ, can I make a request? Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Doon ako sa revival ng pagmamahal. Magandang boses, malamig sa pandinig, at talaga namang nakaka-in love. Mas inaabangan pa ang kahanga-hangang boses ng mga superstar ng radyo, ang mga disc jockey o DJ. Good vibes lang, ano man ang dumating sa ating buhay. Ako muna ang kasama niya, first song. Isa sa mga sinusubaybayan sa radyo ay ang boses na ito. Tonight, our first letter is a letter from... Magaling po siyang mag-advise, yeah, straight to the point. Gusto kasi niya kasi matuto talaga yung mga listeners niya. Hindi nga tayo nag-usap kanina. Makulit sa radyo, pero may lambing din naman ang tono. Kain tayo bukas yun, ma'am. Ate! Maingay, pero macho pa rin ang dating sa radyo. Paglabas na kayo mga lalaki, paglabas namin ng bahay. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa boses ni Papa Jack? Hindi ako ba ang DJ na parang lasing magsalda, hindi naman na kayo. My real name is John Soliesa Gemperle. Galing ako sa Alcala, Pangasinan. Mahirap kami. Nag-akuryente kami sa Ganyan High School na ako. Nakatikim akong French fries sa Ganyan High School na ako. Kasi maliit lang yung bayan namin. Ang pangalan ko John, gusto ko merong dugtong architect John. Doctor dyan, engineer dyan, para masaya. Parang feeling ko may magkakaroon ako ng dignidad sa lugar namin. Sa Polytechnic University of the Philippines, sinimulang buuin ni Papa Jack ang pangarap niyang maging isang DJ. Kumuha siya ng kursong broadcast communication. Feeling ko, may enjoy kayo magiging trabaho kapag yun ang tinapos ko. Dami ko naging trabaho, naging sales consultant ako sa our dealership. Ang hirap mag-commute. Nagtrabaho ko sa store manager sa isang food chain. Hindi yun yung passion ko. Nakaka-consume bilang tao pag hindi mo gusto yung ginagawa. Dahil hindi matagpuan ni John ang hinahanap na kasiyahan sa trabaho, nagpalipat-lipat siya ng kumpanya hanggang sa pasukin na rin niya ang pagiging isang call center agent noong 2004. Kumita lang ng pera na maipagtutustos para sa kanyang anak. Going to work when I was with call center, nakikinig ako kay Nicole. Narinig ko nagangailangan sila ng DJ. So gusto ko lang pumunta dito, hindi para mag-apply, kundi para ma-meet si Nicole Yala. Nakipagsapalaran si John sa pag-a-apply sa mga istasyon ng radyo. Taong 2006, sa wakas, nabigyan din ng break si John sa isang FM station. Nakuha man ni John ang kanyang pangarap na propesyon bilang DJ sa radyo. Abay nagpalipat-lipat naman ang oras ng kanyang programa. Hanggang sa tuluyan na ngang masibak ang kanyang radio program matapos lamang ng 3 buwan sa himpapawid. Umiyak ako. Kasi sa brainstorming nangyari yun eh. In front of everyone, sinibak yung show. Actually, nakiusap ako. Tapos siguro may mga half of the of my teammates para sinuportahan. So doon ako inupuan ng yung program director namin na huwag kang mahiyang mag-Ilocano, magsalita, kakausap ang kaibigan. So yun ang naging peg ng show. Okay, tingnan ako po ang yung linggo. Nalagay man sa hating gabi, unti-unti na rin gumawa ng ingay si Papa Jack. Mag-i-status ka, di ba? Parinig sa kanya. Ay, nakapain. Dahil sa kanyang kakaibang estilo, marami ang nahook at umaantabay sa kanyang mga programa. Lagi mo pinapakinggan si Papa Jack tuwing bibiyahe ako para magising dahil maganda yung mga payo niya sa mga caller niya. Nakaka-relate kasi about sa love, parang nakakakuha doon ng lesson. Kasabay ng kasikatan ni Papa Jack. Ay, alam nila to, di ba na, yung ex nila, magtataka sila bakit di makapag-move on pero kinakalkal yung Facebook, bungol. Dumami na rin ang kanyang mga babaeng tagahanga. Pero pag mahal mo yung tao, siya yung pinakamaganda sa'yo palagi. Pero isa lang ang nagwagi sa kanyang puso. Si Tony Rose, na kanyang pinakasalan noon lamang Abril ng taong ito. My wife is my listener before. She became, nag-model siya sa website namin.
Tulad ng mga awiting pinapatugtog niya sa radyo, puno rin daw ng makabuluhang aral at kwento ang buhay ni John. Minsan man tinalikuran ng oportunidad na natili siyang matatag at buong tapang na hinarap ang hamon ng buhay. This has been me, the one, the only, nice and naughty. My name is Papa Jack.